Awtomatiko nang magiging miyembro ng PhilHealth ang lahat ng mga Pilipino dahil sa Universal Health Care Act. Pinalalawak din ang batas ang PhilHealth coverage para sa libreng consultation at laboratory test. Pero kailangan pa ng implementing rules and regulations bago maipatupad ang batas. May report si Lei Alviz. Sa pirma ni Pangulong Duterte, ganap ng batas ang Universal Health Care Act. Sa ilalim nito, lahat ng Pilipino, kabilang ang mga OFW na nasa ibang bansa, automatikong enrolled sa PhilHealth. Ang bawat isa bibigyan ng access sa kinakailangang medical, dental at emergency health services mula sa check-up pa lang hanggang sa gamutan. UHC is both a vision and a commitment to the health of all Filipinos by providing the full range of high-quality care services from preventive, promotive, curative, rehabilitative, and palliative at affordable cost. Kasama rin dito yung free consultation, laboratory and diagnostics, and medications. Kung sa accredited private clinics naman magpapatingin, bahagi ng babayaran ay sasagutin na ng PhilHealth. Para sa inpatient services naman na naka-admit sa basic accommodation, 100% ng gastos ay sagutan ng PhilHealth. Pero kung semi-private o private ang kwarto, bahagi lamang nito ang babayaran ng PhilHealth. Bawat isang Pilipino magre-rehistro sa isang public o private primary care provider na doktor o nurse. Ito ang magbibigay ng kinakailangang outpatient service o kung kailangan, sila ang magre-refer sa espesyalista. Layunin din ng batas na magtayo ng mga karagdagang ospital sa remote areas. Sa ngayon, aminado ang DOH na 70% pa lang ng public hospitals ang nakakatalima sa no balance billing policy sa kalaunan. Sa mga serbisyong kinakailangan ng specialty care like heart, lung, kidney. So itong mga ito, dyan ay malamang ma-zero co-payment na tayo dyan. 257 billion pesos ang kailangang pondo para sa unang taon ng implementasyon ng universal health care. We hope nga that the additional resort, the additional taxes, sin tax would be enabled na masustain natin yung program ng universal health care. May 180 days ang DOH at PhilHealth para balangkasin ang implementing rules and regulations ng nasabing batas. Para maengganyo ang mga mamamayan na magbayad ng PhilHealth contribution o yung mga tinatawag na direct contributor, may ilalaan daw sa kanilang mga karagdagang benepisyo na hindi makukuha ng mga hindi nagbabayad ng kontribusyon. Lei Alviz, GMA News.